Mula sa mga artifacts, artworks at mga bagay na siguradong mapapa-time travel ka, hindi ka magsisisi sa pagbisita. Samahan niyo ako ngayon maglibot at matuto dito sa National Museum! Balita ko, may bago rin silang ibibidang bato. Tara! Kulay itim at tilamukhang ordinaryong bato lang. Pero ang nakikita nyo, bilyong taon na mula nang nabuo. Ito ang first meteorite specimen na natanggap dito sa National Museum of the Philippines. Ang tawag dito ay ang Orconuma meteorite. Ms. Mylene, saan nyo po nakuha ang specimen na to? Ang specimen na ito, na Orconuma meteorite, ay nakuha natin sa Bongabong Oriental, Mindoro. At ito ay nakita ng tatlong magsasaka doon. Orconuma kasi pinapangalan usually ang meteorites kung saan lugar siya bumagsak. At siya ay bumagsak ayon sa ano sa mga magsasaka sa Barangay Orconuma. Miss, kapano po niyo na-transfer ang Orconuma specimen dito po sa museum? Noong ipinagbili ito ng mga magsasaka sa mga banyaga, itong mga banyaga na ito ay nag-desisyon na ibigay ito sa National Museum sa pamamagitan ng isang British geologist na si Aubrey Wymark. Idinonate sa National Museum, nakipag-ugnayan sila para mapunta sa atin. Tinatayang halos 5 bilyong taon na mula nung nabuo ang space rock na ito bago bumulusok papasok sa ating mundo. Dapat alam mo, nung panahon pa ng mga Espanyol na magkaroon tayo ng National Museum. Ang pangalan nito noon ay Museo Biblioteca de Filipinas na matatagpuan sa Intramuros. Noong 1998, ipinasa ang Republic Act No. 8492 o ang National Museum Act of 1998 at nagtalaga sa Pangulong bilang chairman ng Pambansang Museo. Ngayon, tatlo ang pangunahing buildings ng National Museum. Ang National Museum of the Fine Arts kung saan matatagpuan ang mahalagang obra sining ng ating bansa. Kung makikita natin yung title ng painting na ito, Spoliarium, hango ito sa salitang Latin na spoliatus, meaning to despoil, to take away something forcefully or pagnakawan. Nasa gusali rin ito ang dating Senate Session Hall, kung saan ipinasa ang maraming makasaysayang batas tulad ng pagpatalsik sa base militar ng mga Amerikano. Puno na ito ng mga murals ngayon na nagpapakita ng ating mayamang kasaysayan. Ang original na pangalan ng painting na ito ay History of Manila. Pinilitan nito or mas kilala ngayon sa tawag na Filipino Struggle Through History. Kasi pinapakita rito yung pinagdaanan ng mga Pilipino mula pre-colonial, colonization of the people from Spanish, Chinese pirates, Dutch, British, Americans, and Japanese hanggang Philippine independence from the Americans. Para naman makita ang mayamang biodiversity sa bansa, pwedeng bisitahin ang National Museum of Natural History na sa kalapit lang ng gusali. Dito niya rin makikita ang preserved na labi ng world's largest crocodile in captivity, si Lolong. Si Lolong dumaan sa maraming proseso bago namin siya na-preserve. Unang-una, pinanipisan yung mga balat niya. And then dumaan siya sa tanning process para palambutin yung balat. And then ang National Museum ay nag-hire ng taxidermist para i-preserve at mabalik yung lifelike appearance niya. Kung artifacts at lumang kagamitan naman ang hanap, dito sa National Museum of Anthropology, yan nakalagay. Ang bansang pinangangalagaan ang mga museo, binibigyang halaga rin ang kasaysayan. Sa mga gustong bumisita, what are the do's and don'ts here in the museum? Una, no flash photography dahil yung mga ilaw na ating mga camera ay maaaring makasira sa painting. Bawal po yung video, bawal din nating hawakan yung museum exhibition sa loob ng National Museum. Ang National Museum ay libre para sa mga gustong pumunta. Kaya maglaan ng panahon at magbalik tanaw sa ating kasaysayan para higit maliwanagan sa ating patutunguhan.